Nandito ako ngayon sa St. Gerard's. Sinundo ko si... Susunduin ko si Kuya. Kasi, ngayon ay Wednesday dapat. Practice namin ngayon. Dalawa kami. Meron kaming part na kami dapat yung kakanta ng psalm sa Sunday. Sa Easter Sunday pa naman. Eh, yun nga. Nag-email ako sa, ano, nag-message ako kay sa director namin na hindi nga ako makakasama, kundi si Jero na lang ang gagawa mag-isa. Kasi nga, sabi ko, yung practice namin, na crucial practice namin ngayon, Wednesday, hindi ako makaka-attend, gawa nga ng ganitong kondisyon ng ubo ko, ng lalamunan ko. Ngayon nagpa-practice pa sila 9:04 na. Sigurado overtime na naman mga yan kasi pina-practice nila is yung Good Friday Mass at saka yung Easter Sunday Mass. Ngayon pa dinapuan itong ubo na to eh. 2000 years later. Ayan, hello guys, kumusta? Kagigising ko lang at susundo muna ako sa mga bata ngayon. Last day na kasi nila sa ano, sa school, bakasyon na sila, spring break. Yun. Tungkol dun sa, ano, tungkol sa paghahanap ng bahay, ano, parang gusto na namin tuluyan ni Mami yung i-close deal na namin yung, ano, yung basement na tiningnan namin na una. Maraming reason eh. Una, yung presyo niya, yung upa, ay hindi nalalayo dito. So, ibig sabihin, malaking matitipid namin, malaki ang masisave namin as compared to kumuha kami ng, oo nga, malaki na space, main floor, pero usually talaga is hindi bumababa sa 2,000. Hindi pa kasama yung mga utilities. Kaya napag-usapan namin mag-asawa na bakit hindi na lang kami bumalik sa basement. Mas importante yung, mas malaki yung matitipid namin or masisave namin kumpara doon sa magkaroon ka ng malaking space. Ngayon, ang iniisip namin is kung yung mga gamit namin hindi na mag-fit doon sa bago namin lilipatan, doon kami magde-desisyon kung paano gagawin namin sa mga gamit. Natutuwa lang kasi ako kasi itong property na to, very accommodating yung ano din siya under ng property management. Pero yung nag-handle sa kanya, yung manager, is very accommodating. May sagot sa lahat ng questions. And then yung unang mga confusions na hindi naintindihan nung main floor tenant, ngayon is malinaw na kasi kinonfirm na niya with the owner of the house. Basement pays the gas and then the main floor tenant pays the electricity and water. So yung ganong hatian, malinaw na din. Ganon daw talaga. So gusto na namin, sinama naman namin yung mga bata. And nakakatuwa lang doon sa ano na yon, sa basement na yon is maliit din siya, parang yung basement nitong bahay na to. Pero maliwanag siya kasi maliwanag siya kasi meron siyang mga ano mo yung parang maliliit na window. Hindi siya talaga window eh, yung may glass kung saan pumapasok yung liwanag. So napapaliwanag niya yung buong bahay. Bukod sa meron din talaga siyang mga windows. Pag nakabalik kami doon sa inspection, pakita ko na lang sa inyo. Ano. Tapos nung pumunta kami doon, nagbisita kami, sabi ko, ganyan yung pauupahan, yung malinis na malinis na. Meron pa silang, yung property management is, nung time na nagbisita kami, is talagang nililinis lahat ng area, sobrang linis na ng ref, ang bango-bango ng basement. So sabi ko, yung ganong ambience ba? Ibang-iba kaysa doon sa ibang na-check namin na bahay na may amoy na hindi talaga kaaya-aya. So, sabi nga namin ni Mami, ito gusto ko na. Yung price gusto ko. Yung area, napakaganda kasi sobrang accessible niya sa Walmart. Hindi, alam mo yun, hindi na kami lalayo dito sa area na to, near McLeod. Pero ang upa namin is 1550.
no? 1,550 ang upa namin per month. So hindi na nalalayo sa upa namin dito. Yan talaga, kung gugustuhin namin main floor, mahal talaga. So doon na kami sa makakatipid kami, yun ang aming inisip ni Mami. And wala namang problema sa amin kung basement yan. At kami naman ay may experience na rin sa basement. Actually, mas maliwanag yung basement na yun kumpara dito sa basement nitong bahay na tinitira namin ngayon, kung tutuusin. Kasi dito, kapag pinatay yung mga ilaw, ang living room nito walang liwanag. So doon is meron. So yun, gusto na namin siyang i-close deal dahil nga doon sa mga reasons na nabanggit ko. At susundo muna ako. At 3:10 na. Bye. See you guys later. Pinastay kami ng teacher ni Ma'am kasi yung basket daw niya nasira. Eh nalaglag yung mga jelly bean niya kaya bibigyan siya ng ng bago. Bibigyan siya ng additional. Si Kuya naman. Wow, dala niya na yung violin niya. So ito yung narentahan nila sa wakas na gamit naman. Marunong ka na ba niyan? Strings program, walang natututunan. Pinaglalaruan lang yung violin. Ito si Ate Dong, sabi niya, tira mo na. Ingatan mo yan. Wow. Sana all kami work lang. Grabe, malamig na naman. Dapat mag-master ka malang ng isang kanta bago ka bago ka umalis dito, may matutunan kang tugtugin dyan. Hindi na sana kami, hindi na namin sana kukunin yung violin na yan. Huh? Wash my feet. I met my boots. Naghanap daw sila ng eggs. Yan ang binayaran ni Jiro ng $75. Ayun na, it's her turn. Go, go, go. Thank you, Mr. Turner. Happy Easter. Yay! Tingin? Orange flavor! Let's go! Pwede ba kanta? Wait lang. Ay, baka hindi mo manguya kasi gawa ng nakalagay sa bibig mo. Ay, kuya! Hindi ko na masyadong halata yung ano ng bibig mo. Yung sound ng... Yung salita mong ano, weird. Akala ko dati pa lang, nung mula nung i-turn over sa inyo, pag marunong na kayong mag-care, ipapauwi na sa inyo. Hindi, ano pinapakaya kasi, inaano pa namin yung ibang person. Daddy, can you... Inaana? Gusto ko yun about it. Yung pag-alaga dyan? Ayan. Uwi na kami eh. Sa wakas. Pas ng astronaut nasa likid nila. Ang laki? Ano ba ang kay Edley? Ay syempre, malaking bata siya eh. Ano yung klase ng violin? Cello. Cello. Grabe, a grade 5. Sakit lalamunan ko. Smaller than me. Got a double bass. Paano niya bubuhatin yung pauwi? Eh, buti na kina Edley, may ano, gulong sila eh. May? Cello. Ah, gulong. Oo, hihilahin. Eh, pag double bass, napakabigat naman. Nako, matutuwa si Lolo eh, sigurado, pag mag-explore yung mga yun. Ako din, patry ha. Di ba ako nakahawak ng violin eh. Hindi pa ako nakahawak ng violin sa buong buhay ko. Tara na, Jahan. Ingatan mo yung eggs mo, baka malaglag. Hindi na natin mapupulot yan, yung jelly bean. Dudumi na yun. At sa wakas, bakasyon na sila for 1 week. 11 days. 11 days? So, di ba? 2 weeks, sarap. Makakapahinga ng hatid at sundo. And when Easter break, at sinabi ko na, inulit mo na ba kayo na sa mga friends mo na see you on April 6. See them on April 6 sa birthday mo. Ha? Hindi mo nasabi? Kina-Kaisener? I didn't know I had to say. Daddy, water! Waterfalls! Wow! May waterfalls, oh. Sa Pilipinas, alam mo ba anak, sa Pilipinas naliligo kami sa ganyan. Tsaka pag umuulan. Eh dito, subukan mo maligo dyan. Tigas ang katawan mo. Pakita daw niya sa akin yung kanyang violin yung pinagmamalaki. $70 rent na violin. Ilang buwan mo na lang magagamit yan, nak? Ah, so, patingin. This pond inside. If you squeeze them out, this water. If patingin. You, so guys, ganito pala yun, ano? Ganito pala yun, guys, ano? Yung
mga instrument para hindi sila masira sa dryness dito sa Canada. Baka naman yan lang violin na yan. Meron siyang gano'n, no? You don't need special coating for it. Oo, yeah, hindi naman pala kailangan special coating. So, Daddy, it's like our jackets. And guess how you hold it? Bibidyo kita. Ha? Try mo ka hold. Paano? Paano? Try mo. Don't hold the horse here! Ha? Yes, your oil will make it loose. Talaga, bawal hawakan ng kamay. Ganyan! Teka lang, ipipil ko muna para kung tama ang ano ko. Teka, video ko po. Dito ba to? Yeah. Bakit? Yun lang ang fret niya, ang ano niya? Madami pa yung fret, di lang kami natutuwa. Yung kulay na nilagay nila na yan, temporary lang yan dahil hindi nyo pa alam. Pero yeah, dapat clear yan, walang guhit-guhit. Daddy, wow. Feel this. It's like our jackets. Parang baka. Teka lang, teka lang. Parang kambing na. Let me try it. Wala yan sa tono, kuya. Alam mo kung paano itono? Ha? Patay ka naman. Dapat yun ang una mong inalam. Magpapasiglap po ang nasunod na magpe-present. Tutugtog ng Flight of the Bumblebee, si Jaron. Yay! Palakpakan! Ngayon naman po si Johan po, tutugtog ng ukulele. Ayun, patatry. Patatry ka daw ni kuya ng ano, ng okay ka ni kuya niyan. Ayan. Yay! Ipit mo na leeg mo. Yeah? Hold this, hold this. My neck is not big enough. It hurts. Hindi nga, try mo. Hindi nga, try mo. Para mapatunog mo yung violin. Para makahawa ka ng violin. Dali. It hurts my neck. Yes, hold this. Ayun na po. Sinasapian na po. Sinasapian. Flight of the Bumblebee. Oh, napakalupit. Mabayan, ano lang naman eh. Oh, practice. Practice lang naman kasi ko ilang beses pa lang kayo nakahawak niyan. May nangara, no? Oh, in love na in love yung mami. Oh. Nakapangharana. Ako naman! Nakakahawa. Well, ayos na rin, ano? Naka-experience. Oh, for $75 eh. $75. Oo. Oh. Dapat kasi... Ano yung part ng curriculum nila? Dapat kasi $100. Isang taong, isang school year na buo na renta. Hindi na nabuo. Hindi naman na nabuo kasi ang tagal-tagal bago dumating ng mga instrument. Anong pecha na? Kaya, ilang buwan na lang nila hawakan yan? 5 months na lang yata. Ilang buwan na lang nahawakan yan, natitira? Ilang buwan na lang ang pasok nila? Hanggang June na lang. Kada, ang importante, kada music class nila, yan ang ginagawa. Ano yan, kuya? Ano yan? Pamuhasa. Rosin. Anong ibig sabihin yan? Pang ano yan? Pang stick, to, para mag-stick together yung ano. Di ba yung hiwa-hiwala yung kanina? Tsaka hindi nang hiwa-hiwala. So dapat siya ay dikit. Ayun yung experience na ni Kuya Flute. Yung recorder niya. Kahit ako siya. Kaya ang sabi ko, for $75, ang magrenta daw niyan, kung kami ang magrerenta ng ganyan, mami, mas mahal. Mas mahal. So kung dumaan sa school, dahil nga program nila, mga gusto kong magawa nung bata ako na hindi nagawa dahil wala namang pera, at least nagagawa ng mga anak ko yung makapindot-pindot ng piano. Ang wala pa nga lang kami gitara, pero pag nakadilihensya ako ng gitara na libre, tuturuan ko to ng gitara kasi mas binilang ko sila ng ukulele, pero sa totoo ako hindi ako marunong mag-ukulele. Hindi ko alam yung chords niya sa gitara. Sa gitara mas marunong ako, kaya yun lang alam ko, may tuturo ko sa kanila yung basic.
Eh, wala namang kaming gitara sa ngayon. Sabi ko, hindi ko pa priority bumili niya, no? Kagaya ng mga ganitong panahon na maglilipat, di ba? Dagdag hirap yan kung marami kang mga bubuhatin. Dahil naman sa choir, medyo natututo kaming bumasa ng nota kahit paano. So, parang ano eh, parang talagang pinag-aadya na matuto kami ng music kasi siya makikinabang dyan, itong dalawang to. Baka sakaling pagtanda nila, eh, nakakatugtog sila ng mga instrument madami, di masaya kaming mag-asawa.